At ngayon, Teacher Pam, makakasama naman natin si Undersecretary for Legislative Affairs, External Partnerships and Project Management Service, Tonisito Umali Esquire, upang magbigay po sa atin ng ilang updates sa ating mga partners. Kumusta po tayo riyan sa SDO Caloocan, Usec Tony? Mahusay po tayo ngayon dito. At yun, sa katunayan, nandito po tayo ngayon sa audio-visual room ng Caloocan City Science High School. Katabi lamang po natin yung school division office. At bago po tayo nilagay sa ere, ay umiikot na po tayo at ako po'y nakakuha na ng briefing mula po sa ating mga opisyalis at nais po nating unang sa lahat pasalamatan ang ating napakahusay na SDS Nanette Losaria na hindi po natin kasama ngayon. She's okay but she needs to stay at home muna. At si ASDS Dado Medina po natin at lahat ng mga supervisors po natin na nandito ngayon, si Doc Joy, Sir Danny, Ma'am Marites, Engineer Jen, Ma'am Nympha, Sir Patrick, Doc Christian, Doc Rebecca, at lahat ng mga PSDS natin, Ma'am Joycelyn, Doc Eileen, and Doc Arlene. Let me share to you very quickly some figures in relation to our campaign for enrollment, at lalo na ngayon, nagsisimula na tayo ng unang araw ng pasukan. Last year, sa elementary, more or less 169,000 ang ating enrollees. Dito po sa Caloocan natin, nasa 152,000 na po tayo. Junior high school, as of today, almost 95,000 enrollees. Last year, 106,000. Ang senior high school natin, halos makukompleto na, 11,400. Last year, nasa 12,400 po ito. Sa kabuuan, kung isasama po natin pati yung ating mga IELTS learners, last year compared po this year, pati SPED, nasa halos 90% na po tayo. Ganyan po kahuhusay, ito po nating SDO. Alam ko po, may mga itatanong po kayo tungkol sa partnership. Nakikita niyo po itong mga gamit na ito, itutuloy ko na po dito dahil po sa napakahusay na partnership na nangyayari po sa pagitan ng Schools Division Office of Caloocan City at lungsod ng Caloocan, tayo po ay nakakuha, SDO Caloocan, ng 64,646, parang ganito po, at pinamigay po tablet sa grades 9 to 12. Mayroon din pong pinamigay na laptop. Ito po, nakikita po natin para sa ating mga supervisor para po maging mahusay ang kanilang paggawa ng kanila pong tungkulin pag tawag na video creation. On top of that, I hope I have time to go to a very good media center po nila. Nanggaling po ako doon, 7 printing machines from our LGU among others, ongoing yung pagpapalimbag po nila ng ating mga modules. Ito po yung sample para makita po ng buong Pilipinas kung gano'n po kahanda ang Schools Division Office of Caloocan City. Inuulit ko po bago niya po ako nilagay sa ere, umikot na po ako, handang-handa, at alam ko ito rin po ang nangyayari sa buong Pilipinas ngayon. Ito ang halimbawa ng teachers package ASDS, itong yan, pakita mo yan. Ito po naman yung ipinamimigay sa mga bata. Bigyan mo nga sa akin yung sample modules, meron kayo. Alam niyo po ito, pag nagtatanong po yung kahit sino man, kung kompleto po ba tayo sa modules, while I was here since this morning, I was going over their modules. Napakahusay ng pagkakasulat, Schools Division Office led. Meron din po, ito po yung sa kanila pong madrasa program. Kompleto po ito. When I show something like this to you, hindi po ito'y parang ito lamang at pang grade 9 lamang. I even went over the contents and I saw how prepared our, ito po ang primer,
doon sa mga bata na struggling readers po natin. Meron po silang after school reading, Brigada Pagbasa Program. They have this. At talaga pong, I would like to say, handang-handa po talaga ang mga guro at schools division office personnel, non-teaching personnel sa lahat po ng paaralan dito sa Schools Division Office of Caloocan City. I also talk to their supervisors. I ask them, paano po yung mga bata? Andito po yung Pangulo ngayon ng PTA. Talagang halimbawa ng napakahusay na may social distancing po dito. Kitang-kita nyo, napakahigpit po nila. Pagpasok ko pa lamang po ay ako po'y kinuhaan ng aking temperatura at hindi po pwedeng pumasok kanina. Huwag po kayong mag-ala. Suot-suot ko naman po ito. Ginagaya ko lang si Teacher Pam. Hello, Teacher Pam. Alam ko taga-Caloocan to si Teacher Pam. Napakahusay ng kanilang pagpapaliwanag. At ang aking pong sinasabi, PTA, in relation to partnership, kapag mayroon pong mga batang medyo nahuhuli, sila po ay nagtutulong-tulong. Kung may problema sa pang-load, nagtutulong-tulong po ang mga magulang. Napakagandang halimbawang ginagawa po rito sa lungsod ng Caloocan. Ano po yung pangalan ng ating Pangulo muli? Renato. President Renato po natin. At ito yung pinakamaganda gusto kong ibahagi. Kailangan konkreto para makita po ng ating mga kababayan anong ginagawa ng lungsod ng Caloocan. Yung kanila pong school learning clinic. Kapag po ang bata, yun naman po parati ang ating pinag-uusapan, ay medyo nahuhuli at nahihirapan, pagdating po dito, alam na po nila, mga halimbawa po, ito po yung teacher, pag ginagawa po nila. Alam po nila, dahil pag dumating na yung kanilang activity sheets, medyo hindi nasasagutan, the teacher concern will already engage the parent and will try to talk about how they will be able to supplement yung learning ng bata. Mula po sa pagtawag, one-on-one, at yung panghuli talaga, they really visit our teachers. Alam nyo, ito mabilis lang ha, lilipat lang ako. Ano ba yung online? Yes, sir. Mabilis lang ito, Teacher Pam. Lilipat lang ako ng pato para makita nyo kung gano'ng kahusay itong Division of Caloocan natin. Pag nakita nyo dito, nasa Caloocan High School po tayo ngayon. Ayan. Oy, para ako nasa Itbulaga Studio. Diba, showtime? Palapakan natin ang SDO Caloocan. Caloocan, palaban. Ito, nakikita po ba ninyo? Handa. Online learning. Handa. Ang status mo dito sa School Division Office of Caloocan. Division-wide, almost 50, iba-iba po eh. May pagtutok sa kinder to grade 3, may datos po sila eh. 4 to 6, junior high, senior high. But more or less, 50 to 55% parang ganito pong pag-aaral ang nangyayari. Online-based learning. Pero inaamin natin, hindi po lahat ganito. Andiyan ang mga bata natututo. Dito po sa Caloocan Science High School, 100%. Talagang napakahusay ko ng partnership ng PTA at pamahalaang lokal nangyayari. Mga anak, can you say hi to your life now, nationwide? Can you say hi, mga anak? Turn on your microphone. Hi! Hi! Ang subject nila ngayon, but I can take some questions. Hello, mga anak, I'll go ahead na mga anak. Good job. Bye. Bye. Ito po yung English teacher natin. Opo. Pupunta tayo dito, ha? You could ask me questions now if you want. Sir Pam, can you see me? Can you see me from central office? Napapanood ba tayo? Ako na, sa akin ng camera. Pag-ibigit pa nito, ha? Malapit lang po ito. At mag-abulit pa na natin. Ayan, papunta po sila ng send ng aming division office. Mula po doon sa Caloocan Science High School, tumatawid po sila ngayon papunta sa division office po namin. Nasa likod ng division office, nasa isang compound ng division office namin, ang Caloocan
Science High School. Ito ba ay North or South Caloocan? That's South Caloocan. Ah, South Caloocan. Ayun. Kung naririnig po ako ng mga taga-division office, sobra po tayong pinalakpakan dito. Parinig po ulit ng palakpakan! Parang nakakita kami ng ano, no, ng setup sa It's Showtime o kaya sa Bulaga pag lumilibot sa studio nila. Sobra! Ayun. They're doing their mental wellness program. Pati yung mga dental clinic natin nandito. Nandito po at nangyayari lahat ito. Pag inakyat nyo rito, makikita ninyo ito. The one way to know how this is happening right now. Here's the right. Napaka-aktibo ng SDS ninyo. Sobra. Ma'am Nanette Rosaria. You know, you know, nakikita nyo ba yan? So, obviously, parang printed materials ito. Iba? Ayan, kitang-kita natin kung paanong inililibot po tayo. So, nakikita natin, perhaps this is the media center na, no? Mm-hmm. Oo, ayan. So, habang hinihintay ang ilang pang mga updates ng ating SDO Caloocan, mayroon din programa ang kagawaran ng Brigada Pagbasa na isinagawa natin last Friday, huling araw natin to, Teacher Pam, at kasama rito ang ating education partners and experts upang tulungan ang mga mag-aaral sa kasanayan sa pagbasa. Ayan. So, kitang-kita po natin ngayon ang ipinapakita dyan sa Division of Caloocan, ang kanilang media center. So, pinapakita po. Ayan. Alright. So, kitang-kita po natin ngayon dyan ang media center, if I'm not mistaken po. At ulitin ko po, sobra po kaming na-overwhelmed dito sa central office sa ipinakita po ng Division of Caloocan. Palakpakan po muli tayo para sa Division of Caloocan. Caloocan lang sa Sakalam. And sobra po, kanina po nung ipinapakilala po sa atin ang aming mga ASDS, PSDS, sobrang na-miss ko na po talaga. Hindi ko na alam kung kailan ako huling napadpad sa division namin eh. Siguro pag nagpasa ako ng papel. Para anyway, sa promotion. Oh, yeah. Anyway po, ayan po, maraming salamat po at talagang nakabibilib po. No? Hindi na namin naitanong yung dalawang tanong kasi very obvious na handang-handa ang Caloocan at talaga pang pinaghahandaan pa mula po sa ulat sa atin. Ano? Ano bang gusto mong malaman patungkol sa Caloocan? Ang Caloocan gusto kong malaman, bakit nahati pa sa dalawa ang Caloocan? North at South. Ayan, ay, teka lang, magkahiwalay ba yung division ng North at South? No, iisa po ang division namin. So kahit magkahiwalay ang North at ang South, kayang-kaya itong pamahalaan ng isang division sa pamamagitan ng masipag naming diba? Superintendent. Gina G sa pagsagot. Siyempre pa. Siyempre pa, ayan. Para naman sa ating mga learning resources, inilethala ng ating mga ROS na nakagawa tayo ng 2.6 billion na self-learning modules at nakapag-deliver ng 139,000 tablets, 330,000 USBs, at 256 million lang naman na learning activity sheets nitong nakaraang school year. Itong datos na ito ay maliban pa sa mga learning resources na ipinagkaloob ng ating mga LGUs, partners, at stakeholders. Ayan. So, mula sa South, eto pa, magpapatupa ako ng sige, ilang sige. Information so, para sa ating yes. Ah, yes. Naririnig na po. Ayan, naririnig na po muli. Hello po muli sa Caloocan. Yung kanina sana pinakita natin, yung una yung actual online classes being conducted right now. Gusto lang natin malaman ng ating mga kababayan, makita rin ng ating Ma'am Liling Briones, kung paano po ginagawa dito sa Caloocan yung kanilang online learning. I've been here since this morning. Pagkatapos po nito, pupunta po ako sa bahay at may bibisitahin tayo ilang mga bata. Gusto ko naman makita yung kapag walang kaya ng mag-online learning, how they are studying. Anong klase mo ngayon dyan? AP po. AP, aralin panlipunan, ongoing?
Oo. Paano ka nag i-imit mo muna anak ha? Oh. Anak, excited ka na siguro mag face to face, ha, Gwendy? Pakita mo si Gwendy, nakakita. Siguro gusto mo na mag face to face to anak. Ano pangalan ni Mami? Marisa po, sir. Ano ginagawa mo anak pag medyo hindi mo naintindihan yung lesson? Si Mami Marisa tumutulong? O kaya, ano ginagawa mo? Eh, hindi mo gano'ng naintindihan. Pagkata? Kay Mama. O, buti nakatulong si Mama. O kaya nag-serve ka ng internet siguro, di ba, anak? O, maski wala tayong face-to-face anak, gusto mo pa rin ba pumapasok ng ganito? Okay ba ito? O, kasi kung hindi natin ito gagawin anak, edi wala tayong pag-aaral, tama ba? So, mas gusto mo ba ito? Maski walang face-to-face muna, kasi hindi natin na naman nangyayari, eh, di ba? Okay, ano yung pangalan mo ulit, anak? Gwen. Salamat sa'yo, Gwen. You say hi to ano, pag ano, with your permission, ipapakita namin ito para makita nila how you are doing. Pero yung ano, pakita yung material mo, anak. Itaas mo na lang. Yan. O. Nag-aaralan niya. Sa kanyang kanyang gadget. Ano yan? Merong ano? May ongoing class? Opo, ongoing. Pa rin tayo, maski ganito na lamang? O wag na tayo muna mag-aral? Opo, maganda po na online class muna po. So okay lang yan kaysa wala? Opo. Dahil anak, bakit kaya? Para po natutunan pa rin po namin yung dapat namin natutunan. Ang galing naman ng... Galing naman ni Miss Cheska. Anong grade mo na anak? Grade 5 po. Grade 5. Pag minsan hindi mo naiintindihan yung lesson, paano mo sinasagutan anak? Oh, DepEd TV. Ako, ang galing. O kaya minsan, pag DepEd TV, o kaya sa internet, di ba? Pakita nga nung modules mo, anak. Oh, galing. Yung kanina, yung mga, yung printing room natin, nakita niyo kung paano po pinapa-imprenta yung ating mga learning modules. Pero bago po nun, yung division clinic, yung mental wellness efforts ng SDO, meron silang ginagawa, mga bata, may chat group sila, at pati po kapag dito sa school division office, they have the capability to conduct COVID test din po among others and give psychological first aid. At ito nga po, itong media room, gusto ko lang pong makita ng ating mga kababayan, at alam ko po yung nangyayari rin ito sa maraming division offices, kung paano po kahuhusay ang ating mga schools division office, lalong-lalo na po ang lungsod ng Caloocan. Yung nakita po ninyo, namahalaga po ito ngayon dahil dito po sila nagre-record ng kanilang mga lessons. Meron po silang schedule. O, siguro yun na po muna. Sana nakita po rin ninyo kanina yung mga materials na mga actual modules na pinapamahagi kanina. Hindi po ba, Teacher Pam? Yes, ayun. Maraming salamat po, SDS, sa inyong napaka-komprehensibong, napaka-sakalam na update tungkol sa inyong pagbabalik eskwela. Muli, binabati po namin kayo dyan sa SDO Caloocan. Maraming salamat po. Yes, Caloocan. Ito ay produkto ng Caloocan. Ayan.